Last episode, nagbigay ako ng mga tips tungkol sa outdoor photoshoot. Yun ay yung perspective ko as a photographer pagdating sa outdoor photoshoot. Ngayon, ano naman kaya yung maishishare sa atin ng fashion designer slash organizer ng Goddess Conceptual Photoshoot? No other than Mars Galang. What is up, guys? Hate here, and we are here again for an exclusive interview with Mars Galang regarding sa isa na namang epic photoshoot na organized ng Mars Galang Production. Alam nyo ba na bawat photoshoot event na inorganize ni Master Mars ay talagang pinag-isipan at pinagtuunan ng napakaraming attention to details? Gaya netong goddess photoshoot na to. Ang photoshoot ko na to is kumakatawan to sa mga local goddesses. Okay, kumbaga Maria Makiling, Maria Sinukuan, 'di ba? May mga ganun eh. Pero kay Mars Rapilo Galang, okay, Mars Galang, gumawa ko ng sarili kong konsepto para Mars Galang talaga. So dito ko ipinapakita yung mga goddess ng ugat, yung humahawak sa lupa. So merong goddess yan, merong god yan eh, yung humahawak sa tubig. God, may god din dyan. At saka yung mga nasa ilalim ng lupa, yung mineral. God of minerals. So, saka yung kamukha ng mga reptiles. So, meron akong ginawa rito yung god of serpentina, parang ganun. So, yun yung nagawa kong version dito sa creation ko nito. Hindi ito yung ordinaryong photoshoot lang na yung parang, ay tara, photoshoot tayo sa kagubatan kasama yung magaganda at gwapong model. Hindi to ganun, guys. It goes beyond sa maganda at gwapong model. Once na gumawa ko ng goddess, kailangan hindi damit ng tao eh. Kailangan damit ng immortal. So, ano ba yung immortal? So, immortal, nasa ibang level sila ng dimension ng mundo. So, sila yung mga daang libo na yung edad, pero ang mukha nila bata pa rin. So, ito, ang damit nila, kung ano yung hinahawakan nila bilang isang Diyos, yun yung damit nila. So, palibasa na dito tayo sa forest. So, makikita mo yung mga kasuotan nila, gawa sa bulaklak, gawa sa dahon, gawa sa ugat, gawa sa pinakamalaki ugat. So, ganun. Yung mga crown nila, ang nire-represent nun is firefly, yung mga alitap-tap. Nature talaga. Ganun. Photography is all about telling a story. A good photo doesn't need an introduction, sabi nga nila. At ano pa ba ang mas gaganda pa sa isang photoshoot na may istorya na nagsimula pa sa mismong konsepto ng designer? Ang konsepto ko dito is, una-una, siyempre, recycle pa rin eh. Okay, material na dati na may kinalaman sa goddess. So, kailangan organic yung design. Hindi yung damit ng tao. So, damit ng immortal. So, kailangan, ganun nga, organic. Ang mukha nung gown nila, yan yung mga sira-sirang gown na magre-representa sa pagiging organic. Diba? Parang ganun. Parang silk na, o kaya pinya, mga ganun. Kaya ganun yung ginawa ko. Kapag mga ganitong klaseng photoshoot, ano nga ba yung preparation or dapat na pinaghahandaan? Number one, itatanong mo sa weather bureau kung uulan ba. Kasi number one yun eh. Kahit anong ganda ng presentation mo, kung inulan ka, useless. Ang galing no? Dahil sa forest o sa nature yung photoshoot, kaya yung success ng photoshoot na to ay more on nakasalalay din sa nature. Pero ano kaya ang mas mahirap or mas challenging? Indoor photoshoot or outdoor photoshoot? Dalawang ano yan eh, dalawang kwento yun, dalawang kasagutan yun eh. Sa technical, indoor. So dito lumalabas yung kung gaano kakagaling mag-ilaw. Dito kasi more on ambient, available lights. So may mga photographer na magaling sa indoor, pag dinala mo dito sa ambient, medyo hindi nila kayang gamitin. Pero meron naman dual, magaling sa indoor, magaling din sa ganito. So sa akin kasi Mars Galang is outdoor lagi eh. So hindi Mars Galang kapag indoor shoot. Pero both side, pinagbibigyan ko yung mga photographer na mostly indoor. No? So nag-request lang ako ng mga ilaw na gusto kong makita na yung nakikita sa forest.
So gusto ko makakita ng rays ng araw. So kailangan ko maglagay ng smoke machine, I mean ng fog machine. Tapos meron akong frame sa taas na may butas-butas, may ilaw 'yon. Kung ano 'yung tinamaan na sinag, doon dadaan 'yung smoke para magkakaroon ng rays ng araw. So technical 'yon. Kasi sa wild, once na mayroong fog, makikita mo 'yung rays ng araw. So mas difficult talaga dito sa dahil una mapapagod ka maglakad, baka masugatan ka, pero once na lumabas yung output mo, grabe sa ganda. Kasi yung level ng color ng color grading, hindi mo ginawa ni God. Yung timpla ng kulay, yung earth color nando doon. Yun yung gusto ko lagi. O di ba, napakarami nating learning kay Master Mars. At napansin nyo ba na mula simula merong consistent theme si Mars Galang at every event yan? In this case, it's all about nature with his own concept of goddess at nag-complement sila sa isa't isa, syempre. This is a well-thought photoshoot event, guys. Kung sakaling gagawa kayo ng photoshoot or fun shoot of your own concept, isa to sa mga tip. Have a concrete concept. A theme na consistent all throughout the photo shoot. Kasi 'di ba, napakagandang ikwento at ipaliwanag ng isang litrato, a moment frozen in time with all those well-thought details na umiikot in one central theme from start to finish dahil pinagplanuhan mo lahat. One last words from Master Mars. Sana po maibigan niyo yung aking creation na ganito na may kinalaman sa kaligasan, dahil si Mars po kasi ay isang artist ng isang kalikasan o ng mga kalikasan. So sana po tangkilikin niyo po yung aking creation. Kung meron po kayong puna o isang bagay na hindi niyo magustuhan, i-PM niyo lang po para mas matutunan ko pa po. So mas maganda po yun na malaman ko kung ano pa po yung kulang ko. Ang mensahe ko po sa mga kabataan, sana mayroong mga ganitong kabataan din na ganito may mata, ganito may isip. Sana magkaroon pa ng maraming Mars Galang. Yun lang. Siguro dito na natin tatapusin tong video na to, na way madami kayong natutunan at napulot dito. Thank you Master Mars Galang for inviting me for this awesome epic photo shoot. And shout out and thank you sa lahat ng bumubuo ng Mars Galang Productions. Sa lahat ng organizers, models, makeup artists, assistants, at sa lahat ng photographers at content creators na nasa event. Shoutout sa inyong lahat at sa lahat din ng sponsor of the event. Thank you, thank you, thank you. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. So I guess that's it for me, guys. Thank you for watching Hate Photography TV, and I hope you got something from this video, or at least I got you entertained. If you like this video, please give it a thumbs up, and don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos. And if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name's Hate, and I will see you in the next video. Mabuhay!